Hello, pandas! Ito na naman tayo. Second time around sa paggamit ng aking brand new instant pot. At ngayon naman, susubukan kong magluto ng adobong pusit. Lagi kasi ako nai-intimidate sa pusit dahil laging every time nagluluto ako ng pusit, ang kunat! So this time around, medyo lumakas ang loob ko dahil sa instant pot pressure cooker. Gagamitin natin yung pressure cooker. Simple lang ito. Nagulat ako na natapos kong gawin itong buong ito hanggang finished product in 15 minutes. So unang-unang sa lahat, ayan, i-on natin si instant pot, lalagay natin sa saute at sisprayan lang natin ng olive oil. Spray lang mga Bex. Huwag yung buhusan. Huwag kayong manggigil sa olive oil. Spray lang ng very, very light para naman hindi masyadong malangis. Pag nainit na siya ng kaunti, mapifeel mo naman yan, mababay mo naman yan. Ibagsak na natin ang onions. Bahala ka kung pula o puting onion. Ako puti ang ginamit ko para very, very light lang. Tapos isang buong onion yan. Ako kasi ang aking motto sa pagluluto huwag kang magtipid sa sangkap. So, isang buong onion, tapos isang buong, ay hindi, isa't kalahating head ng garlic to. Siguro mga, yeah, 1.5 head yan ng garlic. Or, basta over 1 head. Ako naman kasi mahilig sa garlic, at gusto, adobo to eh, adobong pusit. So, gusto kong nababaluta talaga ng aroma ng garlic. Ayan. Bonggang-bonggang pagkembot. Tapos yan, lagay mo na 2 maliit na kamatis lang ito. Para lang may ganyang gimmick. Pwede namang walang kamatis, pero na-feel ko na kinailangan ng kaasiman at kasuitan ng kamatis. So, ganyan. Sote-sote. Ay, bongga. Diyan pala na-excite na ako. Ang bilis-bilis gawin ito, guys. Nagulat talaga ako kasi ginawa ko to during my 30-minute lunch break in between workshops. So, sabi ko, aabot kaya, ganun. Pero, buti na lang din. Ayan, yun yung pusit ko na sa background. Naka-drain na siya, nalinis ko na ng bongga. So, ayan. Konting init-init habang na nagiging translucent na ng konti yung onions, maglagay ka ng Filipino soy sauce. Wag yung Chinese kasi matapang. 1/2 cup lang yan. 1/4 yung ginamit kong pang sukat. So, 1/2 cup yan ng gamit ko. Dato puti. Ano? Basta. Silver swan yan. Silver swan ata. Oo. Yan. Tapos bonggang hayaan mo na naman siya na pag-simmer ng kaunti. Ganon. Makilala niya si Ate Instant Pot. Yan. Kembot-kembot. By the way, use a wooden spoon ha pag ginagamit mo si Instant Pot para naman hindi magasgas. Sayang naman ang budget na ginamit siya. And then, lagyan mo siya ng 1/2 cup of datu puti. Suka. Yan. Boom. Para simple, very provincial ang lasa niya. Pasok talaga. Alam niyo dito, natutuwa na ako, na-excite na ako. Kabado dahil sa squid, pero na-excite na ako kasi ang bango, guys. Bongga. Ang masarap pa dito sa instant pot, yung pot lang ang lilinisin mo, Diyos me. Tsaka, naluloka talaga akong bilis. Ang bilis sa pangyayari. Parang isang idlap lang eh. Ganyan na. Tapos, naglagay din ako ng 1.5 tablespoon of brown sugar. Yan! Ayan, tapos naglagay din ako ng isang bay leaf. Ang ginamit kong pusit, medium size, hindi yung super baby pusit. Ay, ano ba? Inunahan ko na. O, lagyan mo rin ng pepper. Yung ibang tao gusto yung buo. Eh, ako naman ayoko kasi nakakain ko yung buo. Sakit sa, ang sakit ang pait eh. So, nilalagyan ko na ground pepper ng bongga para medyo maanghang. Alam niyo naman ako, gusto ko lagi may sipa. Okay, so ikot-ikot ng konti, ikot-ikot lang, ikot-ikot-ikot lang, ayun. Pag na ikot-ikot mo na siya ng ganyan, nahalo-halo mo na,
Make sure na nahalo mo, galaw-galaw, para hindi pumana. Alam mo na. Ayan, pag napa-simmer mo na siya ng sapat, mga ang simmering din ito, mga 7 minutes lang yan. Pag na-simmer mo na siya ng bongga ng ganyan, patayin mo na yung saute button. So, i-cancel mo na siya. Kailangan i-cancel mo siya. Cancel mo lahat. Yan. Tapos, tsaka natin, tsaka natin ilalaglag ang medium size na 1 kilo. Tandaan nyo, 1 kilo medium squid, hindi baby squid, medium size squid na nalinis na ng bongga. Para, alam nyo na, para walang sorpresa habang kinakain nyo yan. Biglang, ay, luba yan? Meron pang buto or whatever? Ano may nakakain ko? Wala, yan. Sorry, pinapasimmer down ko lang pero nakakancel na siya. So, bagsak na natin. Bagsak na natin yung baby squid. I mean, medium squid. Yan. Make sure nakapatay na. Nakulo pa siya pero nakapatay na yung saute. Bagsak na natin ng sariwang medium-sized squids. At this time, by this time, ang bango na, guys. Ang bango, promise. Pasok sa banga. Alam kong mahihirapan akong tanggalin yung amoy ng adobong pusit sa condo, pero it's so worth it kasi napakasarap. So, pag na lagay mo na lahat ng squid, nabagsak mo na yung mga medium-sized squid, haluin mo siya. Ayan. Bonggang halo, halo-halo, galaw-galaw. Tandaan, galaw-galaw para hindi... Alam nyo na. Halo ng bongga, be gentle with it para walang tilamsik. Alam nyo naman, pangit ang messy, bawal ang messy. Ayan. Tapos, pag nahalo mo na, takpan na natin ang lid. Boom! Make sure na sealed. Tapos, remember, yung venting, yan, yung part na yan, kailangan nasa ceiling, hindi sa venting. Okay? Tapos nyan, ipapress mo yung pressure cook. Make sure nasa high pressure. And then, lagay mo siya sa, ayan, naka-high pressure, and then lagay mo sa 7 minutes lang. So, in order for it to, basta magsa-start yung timer ng 7 minutes, pag tama na yung level ng heat sa loob. Oh, now, natapos na 7 minutes, tinanggal ko na yung vent, ayan, nakasingaw na siya. Boom! Oh my gosh, napakasarap niyan, guys! Lutuin nyo to, guys. Ang sarap. Try nyo if you have a pressure cooker or if you have a multi-cooker or better yet, if you have this instant pot, you should try making this. It's so good. It's so simple. Ma-aroma siya. It's a feel-good comfort food that's close to home. It's very Filipino. Ewan ko lang kung hindi titirik ang mata nyo sa kasarapan nito. Ayan na, guys. So, try this out and tag me or comment down below kung kumusta yung pagluto nyo ng sarili nyong adobong pusit. Thank you, guys. And have a wonderful day or evening ahead. Don't forget to click on the subscribe button. And also the notification bell para mano-notify kayo sa next vlog or next streaming ko. Have a wonderful, wonderful, wonderful day, guys. God bless.